Wiggle ng wiggle yung buntot nang dinala ko kay Jack siya na mismo yung uro mo marangkada kay Jack eh. Ayan. Napakarami naman ang kambing ko pati. Oh, pangalawa na niya. Pangalawa na niya kay Jack. Yan po. Ang kambing? Kunti lang. Ang buhay mga kakambing. Ngayong araw po ay dinala po natin dito si Jack. Hiniram po natin siya sa association. Kasi po lahat ng mga back natin dito ay nilabas natin. Kasi po magkakamag-anak na silang lahat. Kaya sabi ng ating mentor, hindi po maging maganda yung kanilang baby. Kaya yung si Jack dinala natin dito kabago-bago lang. Ayan po. Kasi itong si Jack po ay F2. Kaya getting to know siya sa mga bagong kaibigan niya dito. Sa mga bago niyang mga kalab team. Ito po si Jack. Ito po ay F2. Medyo nangangayat kasi almost 1 month na ulan. Hindi ito nakalabas sa pen niya kay Ma'am Che. Kaya din parang sisikat yung araw ngayon. Dinala natin siya dito. Malaki yung kanyang kaha. Kasi po itong aking isang do, hindi lang isa, kahit itong dalawa nito si Lalim, pwede po silang mag-hit anytime. Kaya need talaga ng back dito kasi wala po akong back. Sinasabi ko na pinalabas po natin lahat-lahat kasi magkakamag-anak na. Kasi gusto natin na magiging upgraded na rin. Kasi ito F2, siyempre yung anak nila at least i-upgraded ng konti. Di okay na, okay na rin. At dito kasi iba't ibang klaseng dahon yung pwedeng mapakain natin kay Jack. Dahil may maganda tayong housing dun sa kabila. Kaya yan po mga kakambing, sinishare ko sa inyo. Hiniram natin ito. Baka may masampahan siya mamamaya, bilangin na lang natin kasi may bayad daw. Kahit maliit lang, at least man lang. Kasi po hindi po tayo may-ari nito sa kanya. May blood po ito kasi sa bower yata. Yun yung sa pagkakasabi. Ayan ha, Jack ha, met your new friends here today. Meeting to know each other lang kayo. Doon sa kabila, mayroon pa tayong doon pitong duo doon na pwede na rin ma-meet araw-araw dito. Kahit mga 1 week, 2 weeks, or 1 month yan dito, alagaan natin ng mabuti yan si Jack para tumaba siya ng konti dito. Kasi sarisaring dahon kasi ditong pwedeng makain nila. Kaya itong mga previous nating mga duo dito, 2 months ago na ko, ang papayat nga nina, pero ngayon ang gaganda na ng kanilang mga katawan. Lalo-lalo na ito si Innova. Si Innova. Ayan, ang ganda ng katawan itong Innova. Pag yan ay nag-hit, naku, tsaka si ano yung mag-ano sa kanya, sampa sa kanya, pwedeng maging maganda talaga yung kanilang breed. Dugtungan na natin mamaya itong mga goatee. Kasi kabago-bago ko lang sila pinababa sa kanilang bahay, kulungan. Kasi medyo basa pa yung ano yung damo kaya hindi pa yan sila kakain. Maya-maya pa yung konti pag manadry nitong mga dahon kakain na rin sila. Dugtungan natin mamaya. Nakipagkabakbakan dito si Jack si Dahon ng Langka kasama itong mga bago niyang friends dito. Once again po sinasabi po sa inyo napaka needful po kasi ngayon sa akin dito na mayroon akong back. Kasi nga po yung doe natin dito ay 16 po sila yan dito na doe lahat. Even daw na yung iba ay buntis, kalahati ay buntis halos, pero yung kalahati ay hindi. At saka pag nag-hit po kasi yung mga kambing natin, mga kalangga, mga kakambing, maghahanap at saka maghahanap talaga eh. Kasi nga minsan na nung last week, yung isa namin nag-hit dito, lumabas talaga ng pinaghanap talaga ng back. Kaya halos 4 hours ko siyang hinanap sa mga kapitbahay. Talagang pinahagod ako ng todo. Yan po. Kaya napaka needful kasi 16 na sila dito. Pag malagdagan pa yung doe natin dito, sabi ng mentor natin, mayroon po dapat kahit isang residence back na nakapirmi dito. Pero itong si Jack, hiramin na natin pa samantala. Tamang-tama lang yan na medyo lalaki na yung isang back ng kaibigan natin dun sa kabila na pwede natin matransfer dito from time to time. At saka makilala ng mga doe natin dito. At least hindi na po sila pupunta sa malayo na maghanap po ng ibang back. So
So andun po sa ilalim yung iba. Nag-ano na sila. Nakipag-habulan na sila ng mga magagandang kakainin dun sa ilalim kasi po medyo sumikat yung araw. Ito yung gusto talaga nila dahil so sobra isang buwan na yung ulan eh. Kaya paglalabas ng araw eh talagang gusto nilang magpaano talaga sa araw niyan. Kaya timely talaga ngayong araw. Palabas yung bagyo at saka lumabas yung sikat. At saka dinala natin si Jack dito kasi matagal siyang nasa loob lang ng pen. Medyo iba kasi yung dating pag nasa labas siya at saka makakain ng iba't ibang klase ng dahon. Lalakas at sisigla siya. So yun po mga kakambing. Eh doon sa ilalim, bakbakan na yung mga doon natin doon sa kainan ng mga iba't ibang klase. Kasi dito kahit na may mga tawag doon, ito kakao, may sagingan. Eh wala na, hindi na yan iniisip kahit na makain nila yan. Eh, yung gagawin natin magiging permanent crop talaga dito yung mga fruit trees na lang. Kaya ng mga nyug na yan, pag nagtanim po tayo dito ulit, talagang mag-tree guard po tayo. Parang deer po kasi ito. Sabi doon nila buntis, pero parang hindi naman. Ano lang, mataba lang talaga itong si Ate. Pero itong isa, yan, pwede nga mag-hit anytime. At itong isa, palagay ko nga parang buntis eh. Pero pag hindi siya buntis, at mag-hit siya, at least meron tayo yung back dito. Nandito na si Jack. Si Jack the Great. F2. Tingin ko kay Jack ano eh. Miss na miss niya kumain sa labas. Kaya dito umukbang na mukbang siya dito. Sa dahon pa lang ng langka. Mamaya muna eh andun si Lalim. Iba klaseng dahon makakain yan. Eh. Lalakas na yan at sisigla na yan si Jack. Sige po mga ka-agri. Yan po. Hiniram natin si Jack. Ngayong araw. Sabi ko kay tatay kahit mag 1 month yan dito kasi mga mayroon tayong malaking bahay ng goatee doon sa taas. Elevated yan at saka bagong gawa yan. Walang problema sa housing. Kasi kay Ma'am Che doon hindi pa nagawa yung bagong bahay ng goat niya. Magpapagawa pa lang siya ng bagong malaking bahay ng goat niya. Hindi pa naumpisa niya kasi palaging umulan. Napaka timely lang po. Napansin ko kasi itong isa nating doe na medyo puti para kakulay ni Jack. Hindi siya kumakain ngayong umaga. Iyak lang siya ng iyak. Kahit dalhin ko siya sa kanyang mga kabarkada, ayaw. Yun pala yung nag-hit na pala talaga. Ang dalhin ko dito kay Jack. Yan. Parang siya na yata. Oh, yan. Siya na yung dumidiskarte kay Jack eh. Kaya yan nga po. Timely na nandito si Jack. Kaya baka masampahan niya yan, hindi yan po, kita yung wiggle ng kanyang buntot. Yun yung isa sa pinaka sign. Wiggle siya ng wiggle ng kanyang buntot. Siya yung kumuha kay Jack eh. Siya yung talong. Yan po, timely na timely talaga. Kanina pa yan eh. Timely na timely talaga boss. Ayaw kumain ng isang yan. Dinadala ko sa kanyang kabarks. Ayaw pa rin tunganga ng tunganga. Wiggle ng wiggle yung buntot. Nang dinadala ko kay Jack siya na mismo. Yung uro mamamarangkada kay Jack eh. Ayan. Oh, pangalawa na niya. Pangalawa na niya kay Jack. Yan po. Kunti lang. Dinala ko si Jack dito sa tatlo. Hindi naman pinapansin kasi hindi na naman hit. Pero siya talaga hit kasi hindi siya pa hindi pala mapakalito ang isa kanina. Siya na yung kusang sasampa kay Jack eh. Ayan. Iwan ko lang sir. Iwan si Sir Agri Adventures po. Magaganda yung mga kambing niya dyan. Ayan. Siya talaga yan. Yung siya yung nanununga at saka talagang ano. Yung sa alin saan ra sa tutong ra tatlo ra tanto sa tatlo ra pero tunggalin ra may breed yung guni umuguni ng tronto ko so hindi ka maristo ra asa din karang may breed eh bata lo bata guni bata ka din kaya oh yung si ano sana si Kati sana kung ma-hit yun eh makatayimin and then dito si pareyos ano pareyos lang kulang ni Jack nito nakapangalawa na siya.
At least hindi na siya lalabas ng ano, ng pastulan. Hindi na yan hahanapan ng iba kasi nandito na. Timing nang talaga eh. Nako, sabi ko pag wala tayong back dito, mamaya baka mamayang hapon kung saan sana naman tayo maghahanap ng isa nito. Yun po mga kakambing. Galing ni Sir Agri oh. Napaka-timely lang po talaga ng pagdala natin dito kay Jack. Eh, spot po natin talaga na nasampahan niya. Yan yung mga sign na talagang pwedeng mabuntis. Kaya kasi nga, nasampahan eh. Eh, paano mabuntis pag hindi nasampahan? Walang mangyayari doon. Pero ito eh, mga dalawang araw. Yung maximum 3 days eh. Na na-hit yung kambing eh. Kaya tingnan niyo yung do ko. Wala pa yung kain-kain. Ayaw kumain. Yung hinahanap kasi hindi pagkain. Yung hinahanap niya kasi yung back. Kaya napaka-timely. Nang pumunta din sa dulo kanina, nakita ko ba't parang wiggle ng wiggle yan at saka medyo namamaga yung ano niya. Yung kanyang ano, yun pala eh, talagang in-hit siya ngayong araw. Yun po. Trust is not